Tambalana! Tambalana! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Simula bata pa lang ako, ay aktibo na ako sa kung ano-anong aktibidades sa eskwelahan. Sayawan man yan o kantahan, lagi akong nandyan. Nag-iisang babae at bunso sa apat na magkakapatid na may tatlong lalaki. Hanggang sa magkolehiyo ay hindi pa rin nagbabago ang mga kahiligan kong gawin. Naging kilala sa eskwela at hinahangaan sa aking mga ginagawa. Suportado yon ng aking mama kahit wala siya physically dahil sa kanyang trabaho. Lagi kong naririnig na sinasabi sa akin, "Alam mo, nak, nasa iyo na talaga lahat. Magaling sumayaw, kumanta, umarte, leader pa, at higit sa lahat, maganda pa." Di nga talaga lahat perfect kahit papano, no? Nasa iyo nga lahat, pero bansot ka naman. At tanggap... Siyempre partner, kailangan na truthful si mother. At tanggap na tanggap ko naman yon. Ang importante, maganda, di ba po? Bunso at nag-iisang babae na may tatlong kuya, di mahal na mahal yan, prinsesa. Sagot ko, hindi naman, normal lang. Marami din namang naliligaw pero hindi ko yung pinapansin dahil nga study and passion first. So eto na, sa wakas, gagraduate na si Inday Bunso. Sa isip-isip ko, salamat Lord at makakatulong na ako. Hindi na ako magiging pabigat sa mama at mga kuya ko. Salamat din sa pangatlong kuya ko na sinalo yung pagbabayad ng tuition fee ko dahil nga sa nag-iisa na lang ang mama ko na nagtataguyod sa aming apat simula nang mamatay ang aming papa nung 9 years old pa lang ako. Di hanap-hanap na ng trabaho. Ang hirap talaga maghanap ng trabaho dito sa Bacolod City. Kaya nung may nabalitaan akong pwedeng applyan na trabaho na ipapadala daw sa Maynila, ay agad-agad akong pumunta sa office nila kasama ang aking mga kaibigan. At yun na nga, natanggap ako. Ilang araw lang ang preparasyon na punta na akong Maynila. Nung una, nagdadalawang isip pa si mama na payagan ako kasi nga Maynila. Delikado. Pero ayun, at sa huli, umokay siya kasi stay-in naman. Pero pinangaralan muna ako ng kay Rami-Rami. Siyempre naman. Doon ko na nakilala ang aking naging asawa. Nagtatrabaho siya bilang installer ng elevator sa isang malaking kumpanya. Ayun, humingi ng number, niyaya akong mag-date. Ayun, naging kami. Sinabi ko po ito sa mama ko, hindi siya sang-ayon kasi nga taga Maynila at hindi ko pa daw kilala ng lubos. Sinagot ko na. Siyempre, ang lola niyo may katigasan ng ulo. Ayun, after 6 months, nabuntis ako. Una kong tinawagan ang close ko na kuya kasi takot akong sabihin sa mama ko. Pinayuhan niya ako at sunod ko ng sinabihan o sinabi sa mama ko. Nagalit siya, na-disappoint, at blinak pa nga niya ako sa Facebook. Pero binigyan ko muna siya ng oras kasi alam ko natural lang na ma-disappoint siya sa akin dahil nga sinira ko ang mga pangako ko sa kanya. Pero nagdaan ang mga buwan. Bago ako manganak ay kinamusta niya ako. Isa yon sa pinakamasayang araw ko dahil nga para akong nabunutan ng tinik sa dibdib nung tumawag si mama sa akin. September 9, bago yung birthday ko na September 10, nanganak ako. Unfortunately, na ICU yung baby ko sa kadahilan ng
Naubusan ako ng tubig sa tiyan kaya inindus ako. Humingal daw siya at nakakain ng poop kasi overdue na ako. Ipinasok na ako sa ward. Umiiyak ako dahil halos lahat sa ward may baby na katabi, samantalang ako, hindi ko katabi si baby girl. Nag-aalala kung ano nang nangyayari sa kanya, kung okay na ba siya. Nung gabing yon ay pinayagan kami ng asawa ko na silipin si baby sa ICU. Isa-isa lang daw ang pwede, hindi pwedeng sabay, kaya pinauna na ako ng asawa ko. Nung nakita ko ang baby ko sa loob ng incubator, may mga tubo na nakasaksak sa kanyang kaliwang tagiliran, diretso sa kanyang lungs para makahinga siya na mabuti. May tubo rin sa bibig para sa kanyang pag-inom ng gatas. Napahagulgul ako sa awa sa kanya. Ang sakit-sakit makita ang anak mong nahihirapan. Kung pwede lang kunin ko na ang sakit na nararamdaman niya. Nilakasan na lang namin mag-asawa ang aming loob para din kay baby. Walang humpay ang aming dasal na maging okay na siya. After 3 days, thank you Lord dahil tinanggal na ang mga tubo na nakakabit sa kanya at linipat na siya sa ward para patapusin na lamang ang antibiotics niya. 10 days siyang nanatili sa ICU at sa wakas nakauwi na rin siya sa bahay. Nung 4 months po siya ay nagkaroon na ulit ako ng bagong work. Naiiwan na lang po siya sa tita nung asawa ko at sa lola niya. Ngayon, 1 year and 7 months na po siya. Healthy, makulit at napakadaldal na bata. Salamat kay Papa God na hindi niya kami pinabayaan, especially si baby. Minsan naiiyak pa rin ako kapag naalala ko ang nangyari sa baby ko. Pero masaya dahil nakasurvive kami sa challenge na yon. 2 months pregnant na po ako ngayon sa aming second baby. Iba na talaga ang pakiramdam kapag naging nanay ka na. Lahat ng pagkakamali mo nung dalaga ka pa ay marirealize mo talaga. Thank you sa mama ko dahil itinaguyod niya kaming magkakapatid sa mahabang panahon ng mag-isa. Saludo po ako sa lahat ng mga momshies, mapasingle mom man, byuda o kahit may asawa. Ngayon, na-appreciate ko na ang hirap ng isang ina sa kanyang mga anak dahil nga ako ay isang ina na rin. Ika nga, minsan hindi mo maiintindihan ang isang bagay kung hindi mo mararanasan. I love you and thank you Mama Nancy sa pagpapalaki sa amin na maayos at sa mga pangaral mo sa amin. And thank you so much, Tambalan. Ako po si Camille, Tambalanista since 2015, at ito ang aking kwento.